Mara, bakit hindi ka pa magpahinga? Hindi pa po ako inaantok eh. Hindi rin ako makatulog. Gusto ko rin po sana humingi ng tawad sa nangyari sa amin ni Clara kanina. Huwag mo na isipin yun. Pero nagalit po kayo sa kanya. Mara, matagal ko na siya dapat dinisiplina. Hindi na sana humantong sa ganito. Ayoko po na isipin niyo na gusto ko magkalay yung loob niyo ni Clara. Ako rin naman. Hindi ko na lang talaga maatim na nasasaktan ka eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Mara. Gusto ko nang tulungan si Clara, pero sa ikinikilos niya, parang siya lang ang makakatulong sa sarili niya. Hindi ka malang nagluto? Mukha ba ako marunong magluto? Na hindi ka malang bumili ng pagkain. Eh, sinabi niyo bang dito kayo kakain? Hoy! Saan ako pupunta? Kinakausap pa kita. Kung papagalitan niyo na ako, huwag na tayo mag-usap. Hoy! Hindi pa tayo tapos ha? Akala mo siguro nakalimutan ko yung gulong ginawa mo kanina. Eh, di pinapagalitan niyo nga ako. Sige! Magkampihan lang kayong lahat! Hindi kita sinisita! Pre-nuprotektahan kita! Huwag mong hindihan niyang iinit ang ulo mo. Dahil sa huli, sigurado ako tayo mananalo. Aling Lupe, gusto niyo pong kumain? Parang ang lalo namang iniisip mo. Naisip ko lang po si Clara. Napagsabihan ko po kasi dahil sa pag-aaway nila ni Mare, napagsalitaan ko po ng masama. Walang kahit na anong batas ang pwedeng makapaghiwalay sa atin. Kahit batas ng Diyos. Ang alam ko lang na batas ay ang batas ng pagmamahalan natin, Alvira. At sa huli, sisiguraduhin ko na yon ang mananaig. Aling Lupe, nakita ko kung gano'n niyo kamahal si Gary. At kung ano mong po ang nangyari sa kanya ngayon, hindi niyo kasalanan yon. Tama yung sinabi ni Susan. Wala akong perpektong magulang. Bilang mga magulang, ginagawa ko natin ang lahat para sa mga anak natin. At kung minsan, nagkakamali ho tayo. Pero wala pong kahit na sino man ang pwedeng kumestiyon ng pagmamahal natin sa mga anak natin. Ayaw ko pa rin isipin na huni na ang lahat para magbago si Gary. At ganun kasama ang anak ko. Ba? Namahal ko pa rin siya. Kasi, si anak ko siya. Anak, malapit na nga palang pasokan. Dapat siguro inaasikasan natin ang enrollment mo. Hindi po ba makakapag-aral pa ulit ako? Bakit naman hindi? Masyado po kasi magulo ngayon eh. Anak, huwag kang mag-alala. Gagawin ko lahat para maging normal ang buhay mo. Ang buhay nating lahat. Salamat. Nay, salamat. Ano ba naman ho kayo, Nay? Huwag kang kayo ulit. Ako, magkakaapuro na naman. Nakausap ko nga pala si Mara kanina. Sobra siya na trauma. Nag-iisip nga siya kung makakapalikta siya ng school, kung makakapamuhay siya ng normal. Dapat siguro, Mate, hindi tayo mapagod sa pagpaparamdam kay Mara. That she's safe with us, na hindi na natin pababayaan na meron pang masamang mangyari sa kanya. Naawa ako sa anak natin, Alvira. She has a bright future ahead of her. Hindi dapat ganito nangyayari sa kanya. Pinakatama ako na po yata ang ginawa ay hindi sabihin kay Gary ang tungkol sa batang ito. Susan, alam ko kung paano si Gary kay Clara. Alam ko na hindi perfectong ama ni Gary. Pero alam ko, mahal na mahal niya si Clara. Sana nga po'y masabi ko rin yan para sa sarili ko.